Gusto mo bang magsisi ang taong nakagawa ng kasalanan sa iyo at hindi ito mapakali hanggat hindi ito nakahingi ng tawad sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo paano magsisi ang taong nakagawa ng kasalanan sa inyo. Ma-realize niya na mali ang nagawa niya sa inyo at hindi ito mapakali na hindi na hindi siya makahingi ng tawad sa inyo. So dahil ngayon, kadalasan kasi kung sino pa yung nagkakasala, sila pa yung galit, sila pa yung matapang. Uso na yan ngayon. Kaya naman kapag may nakagawa sa atin ng kasalanan ay ganito lamang ang ating gagawin na kung sa tingin ninyo ay napakataas ng pride. So, kung siya ay napakataas ng pride at sa tingin ninyo ay hindi talaga ito manghihingi ng tawad sa inyo, so ito ang inyong gagawin. And pwede itong gawin sa inyong mga kaibigan, sa kamag-anak, sa inyong ex. Halimbawa, kayo ay nasaktan ng inyong ex, naghiwalay kayo, iniwan ka niya dahil ayun, nakagawa siya ng hindi maganda sa inyong relasyon at hanggang ngayon ay hindi ito nanghingi ng tawad. So ito lamang ang inyong gagawin upang humingi ng tawad sa inyo ng masinsinan. And syempre, huwag ninyo itong gawin ang ritual na ito. Kung may galit kayo, gawin ninyo ito ng magaan sa inyong puso, magaan sa inyong loob na sa paggawa ng ritual. Dapat po ay hindi talaga kayo nagagalit habang gumagawa ng isang ritual. Dapat ay parang kinausap mo lamang siya ng masinsinan, parang kausap mo lamang siya ng kaharap at sa katagalan ninyong pag-uusap, ay manghingi ito ng tawad sa inyo. So, sa materialis, ang gagamitin dito natin ng materialis is kailangan natin ng kandila. So, wala mo na akong maipapakitang kandila dahil nandito ako sa quarantine facility. Ayan, sa kaka-travel, kaya ayun, na-quarantine. So, ayan, mag-iingat na tayo na hindi ma-quarantine. So, kailangan natin ng kandilang puti. Kahit anong shape ng kandila, pwede, pwedeng pahaba, pwede yung tea candle na pinapakita ko sa inyo, pwede rin yung mataba na kandila na ano lang siya. And kailangan natin ng thread na pula or di kaya ribbon na pula. Kung wala kayong ribbon na pula, pwede kayong gumamit ng sinulid na pula. So, yun lang ang ating kailangan. And kailangan natin dito ng papel at panulat. So, sa panulat, kung maaari, kung meron kayong itim na panulat, mas maganda ito. Itim ang ating gamitin. Pero kung wala, pwede ng blue. Pero pwede kayong gumamit. Halimbawa, meron kayong pintil pin na itim, pwede ninyong gamitin. Or color pin na itim, yon pwede ninyong gamitin. And ayun, pagkatapos nun, ang gagawin ninyo, kumuha kayo ng karayom. Karayom or di kaya pandrible pin. Pako, pwede yon. Ang gagawin ninyo, halimbawa ito ay kandila ha, example. Itong kandila na ito, galing dito sa pagsindihan, isulat mo dito yung pangalan at apelyido niya. Gamit yung pandrible, pin, pako, or karayom. Kung ano ang meron ka sa apat na yon, isulat mo dito yung pangalan at apelyido niya. Galing sa pagsindihan, pababa. Ngayon, kapag natapos mo na itong maukit yung pangalan niya at apelyido,
sa papel, isulat mo sa papel yung pangalan niya at apelyido ng tatlong beses. So, pangalan niya at apelyido ng tatlong beses sa papel. Ngayon, kapag naisulat mo na dito yung pangalan niya at apelyido ng tatlong beses, ang gagawin mo, lagyan o bigyan mo ito ng energy ng galing sa inyo. So, energy is, ipahid natin ito sa ating palad hanggang uminit. Painitin mo dito sa iyong palad. Insasambitin mo palagi yung pangalan niya at apelyido ng kahit ilang beses, wala pong limit, at sasabihin mo, maghingi siya ng tawad sa inyo and ma-realize niya, hindi siya mapakali hanggat hindi siya makahingi ng tawad sa inyo. So ngayon, kapag napainit mo na ito, ang papel na ito, ibalot mo dito sa kandila. Yung pangalan niya dapat ay nasa loob, hindi sa labas ha. Sa loob po. So, ang gagawin mo, ipaikot mo sa may kandila. Papalabas ha, ang pag-ikot, hindi papasok na papunta sa inyo. Dapat papalabas. Ayan, palabas. And, ayun, habang binabalot mo itong kandila gamit itong papel, habang iniikot-ikot mo, paulit-ulit mong sambitin yung pangalan ni Target at apelyido at sabihin mo na magsisi ka na sa lahat ng ginawa mo sa akin at manghingi ka ng tawad. Pangalan, apelyido, magsisi ka na sa iyong mga ginagawa sa akin at manghingi ka ng tawad. Hindi ka mapakali hanggat hindi ka manghingi ng tawad sa akin. Ngayon, kapag ganito na, kunin mo yung yarn or ribbon or di kaya ang iyong yung sinulid na pula. Pili ka lang sa tatlo kung ano ang meron ka, yarn or ribbon or sinulid na pula. Pula lamang po. Itali mo dito sa papel na pinagbalot mo sa kandila. Ngayon, kapag naitali mo na, sindihan mo na ang kandila. Sindihan mo na ang kandila and habang umiilaw ito, paubos ito ng paubos. And syempre, masusunog ang papel. Masusunog ang papel, hayaan nyo lamang siya na nasunog. Ilagay ninyo na lang sa kung ano yung paglagyan ninyo sa kandila para hindi siya masunog or hindi masunog kay inyo. Kailangan na mag-ingat tayo. Kumuha kayo ng paglagyan, halimbawa ay mangkok na maliit or ano yung pwede yung mga astri, pwede yon ilagay ninyo. At habang nakasindi ang kandilang ito, umaapoy siya, titigan mo ng gusto ang apoy ng kandila habang nasusunog yung papel at yung ribbon. Hayaan ninyong masunog. At ayun, habang nakatitig kayo sa ilaw ng kandila, paulit-ulit ninyong sabihin yung pangalan niya. Focus po dapat, pangalan niya, apelyido. Magsisisi ka sa lahat ng mga ginawa mo sa aking kasalanan. Hindi ka mapakali hanggat hindi ka mahingi ng tawad sa akin. Pangalan, apelyido. Magsisisi ka sa lahat ng mga ginagawa mo sa aking kasalanan. Hindi ka mapakali hanggat hindi ka maghingi ng tawad sa akin. So kung magtatanong ka, ilang beses ba natin sambitin yung pangalan niya at yung magic words, wala pong limit. Hanggat gusto mo, walang problema. And kung magtatanong ka kung kailangan ba talaga na maubos yung kandila, hindi po. As long na nasambit niyo na lahat or nasunugan na yung papel, ang importante na nag-focus ka sa pagsambit ng kanyang pangalan at apelyido at yung magic words. So, sambitin nyo lamang. And pagkatapos mong gawin, magtatanong ka, ano ang gagawin sa kandila? Patayin mo. Dapat, ang pagpatay mo sa kandila, isang beses lamang na pagkapatay. Isang beses lamang, hindi siya dapat hipan.
Patayin mo gamit inyong daliri. Ganun ninyo. At dapat isang bisis lamang na paganon. Kasi kapag dalawang bisis, tatlong bisis, hindi po siya maganda ang resulta. Isang bisis lamang, tiisin nyo na lang. Hindi naman gaano-kano yung kandila, yung apoy ng kandila. Isang bisis lamang na paganon. Ingat lang po in. Tainingin nyo talaga na isang ganon ninyo ay mamatay kaagad yung ilaw or yung apoy ng kandila. And pagkatapos nun, itago mo ang kandila. Kumuha ka ng itim na tela. Kahit yung damit mo na hindi mo na nasuot, guntingin mo yun. Itim na tela. Ibalot mo itong kandilang ito at itago mo kung saan mo pwede itago. Kung maaari ay sa ibabaw ng inyong sa inyong kwarto na wala talagang makakaalam. Kung may kisame kayo tapos mabubuksan yung kisame, lagay ninyo doon, hayaan ninyo. So ayun po, gawin lang ito dapat ang Tuesday and Friday. Mas maganda gabi itong gawin, pero kung wala kang time sa gabi dahil nasa trabaho ka, kahit anong oras, wala pong problema. Ang importante ay Tuesday and Friday mo ito magawa. So ayun po, salamat. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.